Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuntos dyan. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ano mang oras ito nakikita itong video nito. Sa oras na ito, mayroon po akong tampok na video sa inyo. Ito ay patungkol po sa young pastor na na-convert to Roman Catholic Church. At ito nga, nagsiseminaryo na para maging pari. So, meron siyang in-upload na conversion story at ibabahagi ko po yun sa inyo para mapanood po natin kung sa paanong paraan from being a Protestant pastor naging Roman Catholic yung kanya pananampalataya. So, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya, wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. To all my brothers and sisters in the Lord, ako po pala si Roji Villanueva Dalasa from Villamor Esperanza, Sultan Kudarat, or in Tacorong City po, ang center city po namin. So, as you see in my post po, nandito po ako sa Rome, Italy upang nag-aaral po pagkapari. I am a young Protestant pastor converted into the Roman Catholic faith as a seminarian. Ang pag-convert ko po sa simbahang Katoliko na itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo, wala pong naghihikayat sa akin upang magpaanib po sa simbahang Katoliko. Kusang loob po ako na nagpa-convert dahil binigyan po ako ng pangitain ng ating Panginoong Diyos. Binigyan po ako ng sign. Ang sign na po na iyon, mga brothers and sisters in the Lord, ay yun yung mga vision ko po na ipinapakita sa akin ng ating Panginoong Diyos. Pero bago ko po ibabahagi sa inyo ang aking mga vision, mga brothers and sisters in the Lord, ibabahagi ko po sa inyo ngayon kung paano po ako na-convert into the Roman Catholic faith noong simula po. Bago po ako na-convert sa Roman Catholic faith, I am working as a microfinance officer for in the private sector po in ASA Philippines Foundation Incorporated, kung alam po ninyo yon. As a microfinance officer po, may mga groups of clients po kami in other barangays, in any barangays po ganun. So we are going there to collect their responsibility weekly. So that in that time po na nagtatrabaho po ako, na-assign po ako doon sa Maragusan, Compostela, Bali. Kung nakapunta na po kayo doon, kung sino man po ang nanonood dyan sa Maragusan, Compostela, Bali, hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, or good afternoon po, or good evening po sa inyong lahat dyan. Noong nagtatrabaho po ako sa Maragusan, Compostela, Bali, nagkaroon po ako doon ng mga pangitain po. Mga brother, in that time, mga brothers and sisters in the Lord, ang pagtawag po sa akin ng Panginoong Diyos ay binigyan niyo po ako ng sign. Alam niyo po ba ang first na sign na ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos? Ay nagsasign of the cross po ako in front of so many people habang nagpa-preach po ako. Nagsasigning of the cross po ako na in time na pastor po ako, in time po na protestante po ako, hindi po kami nagsasigning of the cross before preaching. Dasal lang. Panginoong Diyos, ganito, 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 ganyan. Ganun lang po ang mga Protestant. So, hindi na po kami nagsasigning of the cross. Unlike po sa Catholic Church, na nagsasigning of the cross po tayo. So, araw-araw po yun, mga brothers and sisters in the Lord. 1 week po siya na dire-diretso po ang aking vision. So, hindi ko po oras-oras na nakikita yung sarili ko. Kumbaga, mag-flash na lang siya bigla in that time. Mag-flash na lang siya bigla na nakikita ko yung sarili ko na nakasuot po ako ng sotana, white, violet, verde, kasi mga brothers and sisters in the Lord, ang mga pastor po hindi po nagsusuot ng sotana. Doon ko naisip, mga brothers and sisters in the Lord, na bakit ko nakikita yung sarili ko na nakasuot ng mga damit pang pare. In that time po, binabaliwala ko lang po yun kasi nga, syempre, nakafocus po ako sa trabaho ko. Binabaliwala ko lang po. Pagka kinabukasan na naman po, brothers and sisters in the Lord, nakita ko naman po ang aking sarili while na nagtutok po ako sa mga client na dinidiscuss ko po ang mga product and services po namin. In that time po, nakita ko po yung sarili ko na nagbibinyag po ako ng mga bata sa kasal at nagtuturo po ako ng katikisim sa mga bata at sa mga matatanda po in other countries. Kumbaga, ang puputi po ng mga tao, mga bata na hindi ko naiintindihan yung mga salita po nila. So kung English po yun, mga brothers and sisters in the Lord, naiintindihan ko po, pero hindi ko po naiintindihan
yung mga bata, yung mga matatanda na mga tinuturuan ko. In that tempo, brothers and sisters in the Lord, binabaliwala ko lang po yung pangitain na yun sa buhay ko kasi nga, I am a pastor. Bakit ko naman iisipin na magkakatolik ako? Magtuturo ako? Magpapari ako? Mag-aaral ako? Paano? Napaka-imposible dahil mahirap lang po kami. Napaka-imposible po na mag-aaral po ako ng pare kasi nga po, hindi po ako laki na katoliko. Laki po ako na protestante po. In the 24 years po na protestante po ako, 3 years pa lang po ako, magti-3 years pa lamang po ako na converted pastor into the Roman Catholic faith. Magti-3 years pa lamang po ako dahil bininyagan po ako, or mamaya ko na po sasabihin. In that time po, brothers and sisters in the Lord, hindi ko po yun siya iniisip. Kumbaga binabaliwala ko lang po yung mga pangitain na yun sa buhay ko. Kasi nga po, napaka-imposible talaga sa buhay ko na bakit ako nakasuot ng sotana? Bakit ako nag-preach? Or bakit ako nagsasayang of the cross? Protestante po ako. In that time po, brothers and sisters in the Lord, sa Maragusan, Compostela Valley, pag-uwi ko po galing sa group mo na po na yun, may nagharang po sa akin na dalawang lalaki, tinangay po ang aking pera. Tinangay po or hinold up po ako sa madaling salita. Alam niyo po ba, nanginginig po talaga ako sa takot, pero yung lalaki na po na yun na bata, yung pagtutok sa akin ng baril, parang nanginginig po siya na gano'n, no? Gano'n po yung ano po, yung nanginginig po yung kamay niya na tumututok po sa akin. Pero in that time po, yung kasama po niya, kinuha niya po yung bag ko, yung mga book ko po sa trabaho, tapos yung motor ko po, kinuha po. Pero ako po, nakaganon lang po. Sabi niya, taas mo ang kamay, nakaganon lang ako. Nakaganon. Kumbaga, na-block out ako na, Mamma Mia, kakamatay ko na yata po ito. Sabi kong ganon sa buhay ko. Umiiyak po talaga ako in that time, mga brothers and sisters in the Lord, dahil hindi ko akalain na itututok sa akin yung baril na yun. What if pinutok po sa akin yon, di ba? Sobrang kabako po yung talaga, mga brothers and sisters. Nanginginig po talaga ako sa takot, nanginginig po yung tuhod ko na nung pinataas po ang aking mga kamay, mga brothers and sisters in the Lord, talagang talikod ka, talikod. Sabi niya po niyang gano'n, Allah, tumalikod po talaga ako na parang napayuko na po ako sa kalye na nanginginig po talaga ako sa takot. Tapos sabi niya, huwag kang nilingon, kumbaga ipuputok ko to sa'yo. Sabi niya gano'n. Pero yung ano na po, yung Tagalog po niya, parang hindi po siya normal na Tagalog po. Parang may halo po yung salita nila. Parang hindi po siya taga doon. Or kinuha po yung motor ko, itinapon po sa may bangin. Pero yung motor na po na yun, hindi po siya mismo natapon sa may bangin. Kumbaga, in that time po, mga brothers and sisters in the Lord, talagang pinahubad po talaga ako. Wala po talaga akong brief in that time na talagang hubad na po ako talaga, mga brothers and sisters in the Lord. Kasi nga sabi niya, hubad ka, ilabas mo lahat ng pera mo, ilabas mo, imposible na wala kang pera. Sabi po niya yun, kasi nga po, galing po ako sa grupo na po na yun, na nakakollect po ako at nakapag-discuss ng mga products and services po namin doon. So sabi niya, hubad ka, kung hindi ka buhubad, sabi niya ganun, kapkapan kita. Kumbaga kinapkapan po niya ako, kumbaga talagang pinahubad niya talaga ako, mga brothers and sisters in the Lord. Alam niyo po, may dumaan doon na truck na nagde-deliver ng repolyo, tapos kamote po. Anong sabi niya, sir, bakit ka hubad? Tulungan niyo po ako kasing may nag-hold up po sa akin, may mga dalawang lalaki po doon. Sabi niya, sabi ng lalaki una po na yun, yung ba yung parang may ang bilis-bilis na patakbo ng motor, sabi niya ganon. So, naka-motorcycle po sila na walang plate number, sabi niya gano'n na, kumbaga, naka-ano po sila, naka-bonnet pa daw po sila, sabi niya, na ano po niyo yun, kuya, sabi niya gano'n. In-interview po kami doon sa barangay mismo, doon sa Maragusan, Compostela Valley, kung saan po ako mismo na na-hold up. Lahat po ng mga taga-barangay doon, mga brothers and sister, nag-respond din po sa akin dahil sumakay po ako in that time na tinutukan na po ako ng baril na umalis na po sila at natangay yung bag ko po at yung motorcycle ko po na sinasakyan. Pagka kinabukasan po noon, pumunta po kami sa Nabunturan City or Nabunturan po upang i-report po yun sa police station. So, pumunta po kami doon ng manager ko or yung supervisor ko po, yung kasama ko, pumunta po kami doon. In that time po, doon ko po sinabi lahat na ito ba. In that time po pala, mga brothers and sisters in the Lord, doon po pala yung area na na-hold upan po, na nakakarapan ng mga motorsiklo po. Yung sinabi po sa akin sa barangay na yung area na po yun, yung prone accident na may mga na-hold up, na may nababaril, may namamatay, doon po. So nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil na-hold up lamang po ako doon, na para kahit ubad na ubad ako, wala akong pakialam kasi nga second life ko na po na yun, mga brothers and sisters in the Lord. In that time po, noong nakapag-report na po kami doon sa police station, nilipat po ako ng branch, lumipat po kami doon
sa Compostela Valley. Doon po sa Compostela, sinasamahan ako ng manager ko po dati na mag-house visit, ganun po, kasi nga na-trauma talaga ako. Sabi ko, ayoko na mag-drive. Sabi ko, mag-re-resign na ako. So, in that time po, tinawagan po ako, mga makalipas po ng isang buwan, tinawagan po ako ng manager doon sa Marabosang Compostela Valley na pwede ka magpirma dito, pwede ka bang magpunta dito sa branch dito dahil may pipirmahan ka lang tapos babalik ka na. Ako naman po, pumunta po ako doon. Pagkakinabukasan po noon na pag house visit po namin, pumunta po ako doon na nag-shortcut po ako kasi nga sabi ng tinanungan ko, pwede ka mag-shortcut dito papunta doon sa Marabosang Compostela Valley kasi nga po dito, maka 1 hour lang, 1 hour and 20 minutes, makakarating ka na. Sabi niya, kung diyan ka dadaan, mga 2 hours ka pa bago ka makarating. Sa'yo po niya ganun, mga brother. Pumunta po ako doon, dumaan po ako doon. In that time po, brother, noong 30 minutes na po noon, nung kumbaga nasa kalagitnaan na po ako noon, nakita ko na po yung mga fogs. May mga fogs na po talaga na kumbaga fogs na po siya. Kasi nga, sobrang taas po yun siya, mga bundok na po yun siya. Fogs na po yun siya, wala kang makitang mga puno. Kumbaga, makita mo lang yung mga puno na 50 meters, ganun. Pero talagang kapal po ng fogs in that time. Alam niyo po, brothers and sisters in the Lord, doon ko po mismo nakita sa paningin ko ang imahe ni Mama Mary. Doon ko po nakita talaga ang kagandahan ni Mama Mary po. Na kumbaga, nakita ko yung imahe niya na hindi naman ako nag-hallucinate po doon. Kasi nag-drive po ako. Nakita ko po ang kagandahan ni Mama Mary po na parang nakita ko sa fogs na nag-shape na Mama Mary po. So, in that time po, naisip ko po na parang gusto kong bumalik sa branch. Parang naisip ko na po talaga na babalik sa branch kasi nga po, parang hindi ko na makita yung daan eh. Hindi ko na makita yung daan na kung magliko ba ako o talagang mag-straight, magliko ba ako, ganon. So, babalik na lang po ako sa branch in that time yung naisip ko dahil in that time po kasi, gusto ko nang bumalik. Talagang pinipilit ako ng sarili ko na babalik na ako. Parang gusto kong bumalik na sa branch. Alam niyo po, brothers and sisters of the Lord, noong nakita ko po ang imahe ni Mama Mary na napakaganda sa paningin ko po, doon ko po naiisip na binibigyan ako ng notice na hindi na ako magpapatuloy papunta sa Marabosang Compostela branch. Nakita ko po talaga, hindi po ako nag-hallucinate na para nag-flash po talaga agad-agad sa paningin ko na oh, si Mama Mary. Sabi ko po gano'n na, hindi ko alam, kilala ko si Mama Mary. Pero hindi ko talaga lubos na kilala. Pero nakikita ko sa Katoliko at nakikita ko sa mga Catholic Church dahil pumupunta po ako, nakikipag-atin po ako dati sa mga patay, gano'n, na makipaglibing. So, yung mga patay, pinapasok sa simbahan. So, yung mga estatwa, yung gano'n, yung mga images. In that time po, brother, nakita ko po at naramdaman ko po na binabalaan na po ako na parang hindi ako magpapatuloy. In that time po, talagang gusto ko na talagang bumalik sa branch na yon, sa Compostela branch po. In that time po, nung paliko na po yun, na, kasi pababa po yun siya eh. Nung paliko na po yun, mga brothers and sisters in the Lord, may humarang po sa akin na dalawang lalaki po. Noong nagganon po yung lalaki, noong talaga hinirangan po ako ng lalaki na may baril po na hawak, na nagganon po talaga siya, mga brothers and sisters. Nagganon po talaga siya. Alam niyo po, binaril po ako isa, pero hindi po ako natamaan. Talagang binilisan ko po, sino bang hindi mabibigla sa isang putok na baril? Siyempre, maratil ka na po. So it means to say, binilisan ko po yung takbo ng motor ko, kahit pags na po yun siya, kahit hindi ko na nangyayon, binilisan ko po siya. Pang dalawang putok na po, brothers and sisters in the Lord, pinutok na naman po niya, pero dito na po natamaan sa likod ng tuhod ko po. Dito sa likod ng tuhod ko mismo, kaya nag-crack ang tuhod ko po. In that time po, brothers and sisters in the Lord, gustong talagang kunin yung motor, mga brothers and sisters. Ang motor na po na yun, mga brothers and sisters, motor ng company, hindi ko po yun motor. Alam niyo po ba, ang kagandahan po doon, may dalawang motorsiklo po na mga tomboy. Ang lalakas po ng tawa, talagang nung pinutukan na po na ako na yun, ang binilisan po pala nila ang pagtatakbo. Akala po nila, doon daw sa langlukuran nila ang putok na yun, kaya binilisan nila, baka sila ay makakarnap din po. In that time po, umiyak po yung isang tomboy noong nakita po ako na nakalatag po doon sa highway po, sa kalagitnaan po ng highway. So yun niya, kuya na ano ka?
Sabi ko, umiiyak na ako. Sabi ko, ang sakit-sakit ng tuhod ko. Tawag ko yun ng ambulansya. Sabi ko pong ganon. In that time po na, uy, tawag na po kayo ng ambulansya kasi ayaw ko pong mamatay. Naputukan na ako. Sabi ko, in that time po, salamat po talaga sa Diyos, mga brothers and sisters in the Lord. Kasi nga po, yung mga tumboy na yun na apat, kasi dalawa po sila, dalawa po yun na motor, umakyat yung tumboy sa puno at nakasagap ng signal. Sabi niya, may na-aksidente dito sa highway papunta sa Marabusang Compostela Valley. Alam niyo po, doon po ako nirespondi ng ambulansya na, kumbaga, parang nakikita ko yung sarili ko na yung hinatak ako, yung kumbaga, sinakay ako doon sa ambulance na, nilagay po ako doon sa higaan, tapos pinatong po ako doon sa, kumbaga parang patay po ako, pinatong po ako, so nawala akong, kumbaga nakaano lang po ako na gano'n. Eh ano mo, sabi ng ambulansya po, igala mo yung paa mo, sabi gano'n. Sabi ko, pakagano'n ako, pakagano'n lang, igala mo yung paa mo, sabi nga. Ginanon pa ako ng ano, yung sa legs ko po, ginanon pa ako, huy, gising ka, nagano'n. Eh ano mo, nandito na kami, huwag ka nang matakos. Umiiyak po yung tomboy na nakikita ko na, kuya, okay ka lang ba? Kuya, buhay ka pa. Sabi niya ganon, kuya, buhay ka pa. Nagano'n po siya. In that time po, brothers and sisters in the Lord, yung motor lang po na yon, yung motor ko na yung mga brothers and sisters, andun lang sa pinakagilid, sinuksok lamang po sa gilid. Kumbaga, 100 meters away, sinuksok lamang doon yung motorsiklo po. Narespondi po ng polis yon at saka, yung ambulance po talaga, hindi ko po makayang i-explain, mga brothers and sisters in the Lord, ang kumbaga pangalawang buhay ko na po, kumbaga two chance ko na po na mabuhay dito sa mundo na ito, mga brothers and sisters in the Lord. Kaya alam niyo po, brothers and sisters, noong nakapunta na po kami, so doon sa yung ambulance na po yun, mga brothers and sisters in the Lord, dinala po ako doon sa Labuntoran Hospital, doon sa orthopedics. Kasi sabi niya, operahan na yan agad-agad. Sabi niya, operahan na yan agad-agad. Alam niyo po, marami pa pong mas malala sa akin. Kaya sabi niya, iiwan niyo muna na yan. Iiwan muna dyan sa ano, sa operating room. Or doon sa may room kasi po na yon na, kumbaga, ginatahi para hindi maglala yung, ano po, maglala yung dugo na mawala. So in that time po, yung pantalon ko na yon, ginunting po yun siya. Kasi nga sabi niya, I don't waste my time, sabi ng ano, ng doktor. Marami ng dugo. So, ano po yun siya, ginunting po yun siya. Sabi niya, tinurukan na po ako ng anesthesia noon. Tinurukan na po ako ng anesthesia sa tuhod ko. Kasi nga, gusto nang suyupin po yung ano, gusto nang yung suyupin yung mga nag-crack na mga buto doon sa tuhod ko po. In that day po, kasi hindi po siya nasuyup lahat, ko-operahan na po ako in that time. So, in-schedule po ako by the third day noon, in-schedule na po ako, na-operahan na po kasi marami pa pong nakapila na-operahan or marami pa pong naka-schedule na-operahan po. In that time po, brothers and sisters in the Lord, napadasal po ako in my mind na, Lord, kung tinawag mo po ako, please cure me abruptly. Lord, please, tulungan mo po ako. Lord, please, sabi ko kung ganun, kung tinawag mo po ako upang ipahayag ang iyong mga salita sa buong mundo, please help me and cure me abruptly, sabi ko ganun. In that time po, brothers and sisters, hindi ko po talaga ma-explain ang sakit ng nararamdaman ko po sa tuhod ko na kumbaga iniiyak ko na lamang po. Noong naoperahan po ako noon, ilang buwan lang po, mga 3 months to 4 months, abruptly cured na po ako in Jesus' name. Thank you, Lord. After ko po naoperahan, mga brothers and sister, hindi ko ma-explain yung kagalakan ko kasi nga po, 3 to 4 months pa lang po, nakakalakad na po ako na may saklay. In that time po, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil nakakalakad na po ako na may tungkod. In that time po, noong 1 year na po ang nakakalipas ng aking operation po, noong 1 year na po, mga brothers and sisters in the Lord, kasi doon po ako sa Esperanza nagpagaling. Dahil doon po ako kilatita ko sa Esperanza po na nagpagaling in that time. In that time po, mga brothers and sisters in the Lord,
gumaling po ako doon abruptly. Kumbaga, cured na cured po talaga ako. Maraming maraming salamat po sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya po ako ng kagalingan abruptly. At ang pinakamalupit doon, mga brothers and sisters in the Lord, noong fully recovered na po ako, mga brothers, nag-apply po ako sa Tacuarong City sa Imperial. Doon po ako nagtrabaho as account officer po. So, alam niyo po, brothers and sisters, noong nagtatrabaho po ako doon sa Tacuarong City, doon na din po ako lumapit sa parish priest. Tinawagan ko po si Brother Noe kasi nakita ko yung my friends po ako doon na sabi niya, "Uy, may converted pastor. Kilala mo ba si Brother Noe? Sikat yun." Sabi niya ganun. "Sikat yun sa Katoliko. Kilala ko yun." Sabi ng naging ninong ko. So, tinawagan po namin yun. Tinawagan ni ninong ko si Ninong Noe na sabi niya may ganito-ganito, sabi niya pong ganon. So, tinawagan ko si Brother Noe that time na ako po ay isang young Protestant pastor na nagpa-preach na po ako. So, pinakita ko po yung video sa kanya. So, ipapakita ko po din po dito yung video ko dati at yung mga pictures ko po noong young Protestant pastor po ako. In that time po, brothers and sisters of the Lord, sinabi ni Brother Noe Dura na lumapit ka sa parish priest. So, sinabi ko po na nakalapit na po ako. So, naging kinausap ko po yung parish priest na maging na ma-convert po ako sa Roman Catholic faith. At doon na po ako, mga brothers and sisters of the Lord, na binigyan ako ng right catechism po ng naging sister ninang ko. So, yung sister na yon na nagkatikis po sa akin, na nagturo po sa katikis, nang katikis po sa akin, naging ninang ko po sila. Dalawa po sila nagturo sa akin, naging ninang ko po sila. At yung secretary po ng parish priest doon sa Tacuarong City, naging ninang ko din po. At yung mismong parish priest, si Father Allen po, naging ninong ko din po sa pagkabinyag ko. Alam niyo po ba, brothers and sisters in the Lord, noong October 31, 2020, I am proudly tell no. Alam niyo po ba, brothers and sisters in the Lord, noong August, no. Alam niyo po ba, brothers and sisters in the Lord, noong October 31, 2020, I am proudly to tell you that I am a converted na po. I received the sacrament of baptism in that day. Ito po ang aking picture noong na-convert na po ako at nabinyagan po ako sa simbahang Katoliko na itinatag mismo ng ating Panginoong Diyos. So ito po, mga brothers and sisters in the Lord, ang certificate ko na nababtize na po ako sa Roman Catholic Church. I am proudly to tell you and announce you that I am baptized na po sa Roman Catholic faith noong October 31, 2020. So ito po yung mga naging picture ko po. So ayan si Father Kent ang nag-ano po sa akin, ang nagbigay po sa akin or nagbinyag po sa akin. Ayan po ang pictures po namin, kung makikita po ninyo. Ayan po yung naging present ninang ko, yung mga nag-attend po ng mga ninang ko. Kasi nga po yung mga ninong at ninang ko po sa pagkabinyag, nandun pa po sila sa ibang bansa. So, hindi po sila nakapag-attend. So, ayan po. So, ito din po yung mga ano. Ayan. Ayan po. Ayan po siya, binibinyagan po ako. Andun ito po. Andun niya, ayan. At ito na po noong nilalagyan, binibinyagan na po ako ni Father Kent Warren. Ayan po. Ayan po siya. This is our picture, Reverend Ken Zamora. Ayan po, nasa likod, ano ko pa po siya. So maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos. I am proudly Catholic na po. I am a converted into the Roman Catholic faith na itinatag mismo ng ating Panginoong Diyos. Noong December 1, 2020 po mismo, bininyagan po ako or I received the sacrament of confirmation sa General Santos City Holy Cross Parish. Ayan po. Tara, certificate po 'yan. Taran! Ito po yung mga naging documents ko po sa pagbinyag ko po. Ito po yung evidence ko po na nabinyagan po ako. At nabinyagan po ako sa Catholic Church. And I received the sacrament of confirmation. Ito din po yung certification ko po. Naging ninong ko din po si Father Dandy, the parish priest of Holy Cross in the Kalumpang Church. Naging ninong ko din po siya. Ito po ang naging mga documents ko po at mga pictures po.
Alam niyo po ba, after that mga brothers and sisters in the, Lord, nag-stay muna ako sa converted pastor sa park ni Brother Nuidura. Nag-stay po ako sa kanya ng mga 1 year. Nag-proba po ako doon or nag-trinay po niya ako at nagturo po ako ng mga bata, children ministry. Nagturo po ako doon ng mga katikisim ng mga bata. And then in that time po, pumunta na po kami doon sa Manila. Alam niyo po ba, brothers and sister, noong natapos na po ako binyagan sa simbahang Katoliko, napaawit po ako sa isang grupo ng No Higher Calling. Kakantahin ko po sa inyo ngayon dahil ang kantang po ito ay para sa Panginoong Diyos at kakantahin ko po sa inyo ngayon mga brothers and sisters in the Lord. Sana po ay magustuhan po ninyo ang awitin po na ito. Salamat po sa mga instrumento na ginamit ng ating Panginoong Diyos upang tulungan po ako na mag-process ng aking mga papeles na makapunta po dito sa bansang Italia upang mag-aral pagkapare. Lumaki po akong isang protestante mga brothers and sisters in the Lord. Ngayon po ay mag-3 years na po ako ngayon dito sa simbahang Katoliko at nag-aaral na po akong mismo dito sa Rome, Italy na magpapare po. Alam niyo po, brothers and sisters in the Lord, marami po akong napagdaanan na hirap, na marami po akong napagdaanan na mga tukso, marami po akong napagdaanan na kahirapan na mag-process po ng aking mga papeles papunta po dito sa Italy. Ang dami-dami ko pong naiyak, kulang po siguro, ang dami-dami ko pong naiyak sa pagpa-process ko ng papeles ko, mga brothers and sisters in the Lord. Alam niyo po, ang dami-daming nagsasabi sa akin na mga fake daw po lahat ng mga papeles ko. Yung plane ticket ko po, yung invitation letter ko from here in Italy, yung passport ko, yung Italian visa ko po, lahat po yun is fake ang sinasabi po nila. Umiiyak po ako dati dahil sabi ko, paano naging fake ito? Eh, nagpa-process naman po tayo, Ninong. Sabi ko kung ganun. Paano naging fake ang mga papeles ko? Paano naging fake ang mga endorsement na galing sa obispo na sinasabi ng mga ibang tao? Or, alam niyo po, brothers and sisters in the Lord, bago po ako na-convert sa simbahang Katoliko, ang dami-dami ko pong napagdaanan na sacrifice po, yung na-breakthrough ko yung pagsubok ngayon. Ang dami-daming nagsasabi sa akin is mga fake po, yung mga passport ko, Italian visa, yung plane ticket ko po, at yung invitation letter ko po na galing dito sa Italy. Sinabi po dati,
is fake po. Lahat po ay fake. Sabi niya ganun. Alam niyo po, brothers and sisters in the Lord, ginagamit ko lamang daw po yung invitation letter, yung fake na plane ticket, yung fake na Italian visa upang makahingi ng tulong sa mga kapatiran natin. Kalooban ko na sinabi po na fake lahat po ng pinanghirapan namin mga papeles. Yung mga papeles po, yung mga like yung mga apostolic nuncio certification, yung mga bishop recommendation, parish priest recommendation, ang sakit-sakit po talaga ng kaloob. Noong in that time, mga brothers and sisters in the Lord, sa gabi, sa CR, sa banyo, habang naliligo ako, iniiyak ko na lamang po ang kalagayan ko dati dahil, kumbaga, maybe kagustuhan siguro yon ng Diyos na naranasan ko kasi yung mga nagsasabi sa akin dati, nasira po ako sa mga benefactor. Nasira po ako sa mga benefactor na sinabi yung mga binibigay sa akin dati na pinag-plane ticket ko po from Jensen to Manila, yung mga pinang-process po ng Italian visa, is binili ko lang daw po ng mga cellphone yon. Sabi ko naman po, I have yung mga cellphone ko po dati, hindi po ako bumili ng cellphone. Ang cellphone ko po is plan from the Globe Store. Hindi po ako bumibili ng cellphone. Inais ko pong ipaalam sa inyo mga brothers and sisters in the Lord na I am sincerely thank you po. Magsasabi po ako sa inyo ngayon ng thank you dahil tinulungan po ninyo ako na makapunta dito sa Italy. Maraming salamat sa Diyos dahil ginamit po kayo ng Diyos na makapunta dito sa... Alam niyo po, brothers and sisters in the Lord, na lahat po ng tumulong sa akin, maraming salamat po sa mga nagtiwala po sa akin na nakapunta po dito sa Italy. Sabi, dahil in that time po na nagpa-process po ako ng papeles, sa kalagitnaan po ng pagpunta ko sa Italian Embassy or the Italian Consulate po or sa Consulo Italian po doon sa McKinley, doon ko po naramdaman talaga yung hihirap na nag-process po ako dahil kulang na kulang po ako doon sa pag-process po ng aking papeles. Maraming salamat po kay Tita Meg kasi nga binigyan po niya ako ng pang-process ng Italian visa at Ninang Merna sa Canada, Brother Windy. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po ako ng pamasahe papunta at pabalik sa pabalik-balik po ako sa consulate ng embassy po ng Italy. At yung pamasahe ko po papunta doon, lahat po ng naging pamasahe ko, na lahat po ng naging gastos ko po, galing po sa mga benefactor po yon. Maraming salamat po, Brother Romy. Maraming salamat po dahil nakabili po kami ng gift po para sa kay Brother. Maraming salamat po, brothers and sisters in the Lord, dahil binigyan niyo po ako ng support financially upang makapag-process po ng mga Italian visa or makapag-process po ng mga papers ko. So maraming salamat. Kung wala po yung tulong po ninyo, hindi po ako nakapag-aral dito sa Italy. Maraming salamat po sa inyo sapagkat binigyan niyo po ako ng kalakasan, kahit nasira po ako sa mga ibang benefactor po dahil sinabi po nila, ginagamit ko lang daw po yung
fake na plane ticket ko na makapagkuha po or makahingi ng tulong sa mga tao po. Pero hindi naman po yung totoo. Hindi po ako humihingi ng tulong na wala naman pong ebidensya. Wala pong... Pero in that time po, naging, kumbaga, sa kabila po ng mga pagsubok na yun, mga brothers and sisters in the Lord, yun po yung naging kalakasan ko upang magtayo sa sarili kong paan na talagang mag-move forward ako, hindi na po ako mag-turning back kasi nga po marami na pong tumulong sa akin na magkuha po ng Italian visa po dati at nagpa-process na po ako ng aking mga papers. So thanks be to God for Tita Meg kasi nga po siya yung nagbigay sa akin ng pamasahe from General Santos City papunta po sa Manila. At doon ko po naranasan, kumbaga, yung tinatawag na pabalik-balik sa Apostolic Nuncio, pabalik doon, papunta doon sa kay brother ay kay bishop sa kay Archbishop Pabilio, mapabalik-balik po sa Apostolic Nuncio, pabalik-balik po doon sa Italian consulate kasi nga po kulang po yung mga papilis ko. So in that time po, sa kalagitnaan po ng pagpaprocess ko ng papilis ko po, doon ko po naranasan ang pagtutuya lahat ng mga negative thinking ng mga ibang tao po. Yan, maraming nagchat-chat na, eh, Brother Roji, binibigay, marami na po akong nasira or nasira na po ako sa mata ng mga benefactor po. Alam niyo po ba, brothers and sisters in the Lord, nung dumating na po ang aking Italian visa doon sa bahay mismo, doon sa Giestra Village, doon sa Parañaque, ang saya-saya ko po noon, doon ko po naranasan ang tears of joy na tinatawag kasi nga po, when I received that visa po sa Italian visa, when I received the Italian visa po, sabi ko, Lord, sana nga talaga. Kasi may na-receive na akong text na approve na. So, hindi pa po ako naninigurado kasi nga po in that time, kailangan kong actual talaga na makita yung passport ko na nakatakip doon or na nakadikit doon ang Italian visa. Alam niyo po ba mga brothers and sister, noong may nag-doorbell po doon, eh, Brother Roji, baba ka dyan, meron kang parcel, sabi ni Brother Jonathan. Sabi ni Brother Jonathan, Sir, si Roji Dalasa po. Sabi niya, ito po siya. Sino po sila? Sabi ko, wala po akong parcel. Ah, hindi po, galing po ito sa Italian consulate. Sabi po niya gano'n. Ah, Italian consulate po, totoo po. Sabi ko, kasi nga, 2 days pa lang, dinelivered na po yung Italian visa ko sa bahay. Sabi ko po, ala, ang bilis-bilis naman ho. Sabi ko gano'n, oo. Sabi niya, binigyan na sa akin yung red envelope po. Magpirma ka po dito kasi nga po, ano po yan, yung documents na po yun is kumbaga hindi basta-basta, dapat may pirmahan para makasigurado po na na-receive ko na yon. So in that time, si Brother Jonathan mismo ang nagbukas po ng aking envelope. Binuksan ni Brother Jonathan. Ala, Brother Roji, halika na, upo ka na dyan, at ako yung mag-ano. Sabi ko, kasi nga, nanginginig ako in that time. Ala, ganito yung kamay ko po. Sabi ko, Brother Jonathan, bilisan mo. Sabi ko, ganun. Binuksan ni Brother Jonathan, taraan! Nagano'n siya, hala, white paper lagi ni, white paper lagi ni. Noong nakita ko po yung paper na po yon, nandun na po yung notice na if you are entering in the European Union, you must to present swab test valid for 72 hours, ganun po siya, and you must proceed the QR code, ganun po siya. Hala, bakit kaya ito? Sabi ko na, hala, may ganito po na nakasulat. And then, nung tinanggal na ni Brother Jonathan po yung passport ko, sinabi ni Brother Jonathan, sa first page, wala pa. Sa second page po, wala pa rin. Hanggang nakaabot po kami sa 11th page, wala pa rin po. Noong nag-12th page na po kami, thanks be to God, nandun po nakadikit at nakaakibat ang Italian visa ko. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos sa mga tumulong po sa akin at naniwala po sa akin na makapunta dito sa Italy. Maraming salamat po sa mga taong ginamit ng Panginoong Diyos na maging instrumento upang tulungan ko ako na mag-process ng aking mga papeles. Maraming salamat din po kay Brother Nuvidura o kay Ninong Nuvidura kasi siya po ang tumulong sa akin na pumunta po kay Bishop Pabilio. Isang text lang po ni Ninong Nuve, na-replyan ko agad ni Bishop Pabilio po. Talagang the Holy Spirit of the Lord ang kumikilos in that time sa aking buhay. Talagang ang Panginoong mismo ang ang Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng paraan, gumagawa ng daan upang makakuha po ako at maging wasto po ang aking mga documents papunta po dito sa Italy. So maraming salamat po brothers and sisters in the Lord sa lahat na walang sawang suporta po, panalangin,
financially in that time. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa panalangin dito sa congregation po namin. Hindi po lahat ibibigay, hindi po lahat provided po. So yung mga personal needs po namin, kumbaga lahat ng mga kailangan namin, kasi yung mga essential needs lamang po ang binibigay ng congregation po namin, like mga sabon, ganun. Yung sabon lang na ganito po, yung maliliit lamang po sabon na pang lodge po or mga pang hotel, yun lamang po yung binibigay sa amin. So yun lang, isang sabon lang, wala na po dito lang sa amin po, wala na. So yung mga Colgate, like mga wala na po. Kasi nga po, in that time po, bago po ako pumunta dito sa Italy, brothers and sisters in the Lord, kasi nga ang community po namin, wala po kaming community sa Pilipinas. So European Union po siya sa US at saka sa India at saka Peru. Napag-usapan po namin, mga brothers and sisters in the Lord, bago po ako pumunta dito sa Italy at inaccept po ako dito sa congregation na ito, magproceed po ako ng aspirancy. Second po is yung novitiate na tinatawag, and then magdiretso na po sa theology kasi natapos na po ako ng pag-aral sa Pilipinas. So in that time po, brothers and sisters in the Lord, napag-usapan po namin sa aming congregation ngayon, sa kasalukuyang congregation, na if you are going here in Italy, you must provide your own plane ticket. Bakit po? In that time po kasi, hanggang ngayon po, maraming nagsisilabasan ng mga seminarista sa mga seminaryo, kasi isa pa po, strict masyado. Secondly po, hindi provided lahat. Yes, provided, sabi po provided. O totoo naman po na provided talaga, pero hindi po lahat. Strict po talaga masyado. Thirdly po, para silang sumisigaw na parang sumisigaw na hindi naman, pero you must obey talaga. If you want to answer talaga sa pagtawag ng Panginoong Diyos sa'yo, you must to sacrifice. Kailangan po talaga ng sacrifice. Kung tinawag ka talaga ng Panginoong Diyos, talagang sundin mo ang mga Italiano, sundin mo ang mga superior mo kung talagang tinawag ka. Kahit hindi naman po, provided po lahat, mga brothers and sisters in the Lord, yung tuition sa paaralan, bahay at saka pagkain, yung mga initial needs lamang, for example, yung isang sabon lang na konti, tapos yung isang Colgate na maliit, ganoon lang. Yun lang, wala na. And then next month, wala na po. Kaya brothers and sisters in the Lord, ako yung humihingi ng tulong po sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Ang tanging maibabalik ko lamang po sa inyo ay ipanalangin ko po kayo, mga brothers and sisters in the Lord. Maraming maraming salamat po, mga brothers and sisters in the Lord, lalong-lalo na po sa mga ginamit ng Panginoong Diyos na bilang isang instrumento na tulungan po ako. Tita Meg, Brother Wendy, Brother Romy, marami po kayo, hindi ko na po kayo isa-isahin. Sobrang maraming maraming salamat po, at pinapanalangin ko po kayo araw-araw. Dinadasal ko po kayo at sinasamok po kayo sa personal devotion ko po araw-araw. Wala pong hanggang pasasalamat, mga brothers and sisters in the Lord.